Kumusta mga master? Ito ang High Speak TV. Pagpatuloy natin ang kwento tungkol sa bagong henerasyon ng mga Zodiac. Sa nakarang bahagi ng ating kwento ay ating hang nalaman ang dalawang grupo na magiging kalaban ng ating mga bida. Sa hinaharap, base ito sa mga nakikitang pangitain ni Jin at pati ang pag-uumpisa nitong pagsalakay na kung saan napagtagumpayan nila ang pagnanakaw sa Diamond sa may museum at artworks sa may paaralan ng Light and Hope University, nakagawan ng Nine Shadow Hunter, at ang isa dito ay espiya lamang at loyal na tagasunod itong sa Red na nagangalang Hisuke. Pero sa video ito ay ating masasaksiyan ang laban ng Levi at Nexus. Sino kaya ang magwawagi, at atin rin masasaksiyan ang pagbuo sa bagong susunod ng mga Zodiac. Pero bago natin simulan ang ating kwento, kung ikaw ay bago pa lang napadpad sa channel ko, ay baka pwede makaingi ang subscribe sa inyo at pakipindot na rin na notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na darating. So ano pang nitay nyo? Simulan na natin! Isang gabi sa isang bakanting lugar, itong si Levi at Nexus nga ay naglaban, at sabi ni Nexus, "Handa ka na ba, Levi? Dahil handang-handa na rin ako." At sagot naman ni Levi, "Handang-handa na ako, Nexus, sa una kong laban." At ayun na nga, naglaban na nga ang dalawa na lakas sa lakas, at inatake nga ni Nexus itong si Levi. Habang tumatawa ito at habang si Levi naman ay patuloy lang itong sa pagsasangga dahil hindi pa niya alam kung ano ang gagawin niya. Pinagsasangga nga nito ang mga suntok at sipa ni Nexus, hanggang sa nagpakawala nga ito si Nexus na malakas na shadow technique na natutunan niya sa kanyang ama na si Scorpion, at natamaan nga na matindi itong si Levi at tumilapon ng napakalayo. At sabi ni Nexus, "Parang kulang pa talaga ang iyong mga natutunan, Levi, kasi hindi ka tinuruan ng ama mo. Kung ganyan ang kakayahan mo ay hindi ka talaga makakatulong sa sangkatauhan." At dahil sa sinabi ni Nexus ay agad bumangon ito si Levi. Sabi nito, "Huwag kang magsalita na ganyan dahil hindi mo pa ako kilala." At napikon nga itong si Levi ng panahong yun, at umatake ito kay Nexus. Dahil sa pinagtatawanan ni Nexus itong si Levi at inusulto niya ito, ilumubas nga ang tunoy na galing nitong si Levi. Lumubas nga ang nakatagong galing niya sa kanyang sarili, at muling nagpalitan ng dalawa ng lakas sa lakas at bilis sa bilis. At sabi ni Nexus sa kanyang sarili, Paano gumaling na ganun kadali itong si Levi? Nang mga oras na yun ay ibang iba na nga itong si Levi, at sa tuwing umatake itong si Nexus ay sinalo lang ito ng isang kamay ni Levi. At sabi ni Levi, "Ito yung sinasabi ko sa iyo, Nexus, na kayang hindi ko maipaliwanag." At agad ngang sinuntok ni Levi itong si Nexus, at tumilapo ng napakalayo itong si Nexus. At sabi ni Levi, "Tama na, Nexus, kung gamitin ko ang kayang ito sa iyo, gagamitin ko ang kayang ito sa mahal kong pinsan, ay hindi ko ito kayang gawin sa iyo." Dahil sa sinabi ni Levi ay pumalakpak na lang itong si Nexus, sabay sabi, "Tama nga ako na namana mo ang galing sa pagkikipaglaban ni Tito Dave, at pasensya ka na kung pinagsalitaan kita ng hindi maganda. Sabi kasi ng ama ko na sa tuwing nagagalit ang si Tito Dave ay wala na doon makakatalo sa kanya, at maswerte ka doon dahil nakuha mo ang kayang iyon. Kaya naman ginali kita ng gusto, Levi, at patawad sa nagawa ko." At patawan ang sabi ni Levi, "Pero Nexus, bakit nga ba tayo nahilig dito? Nahilig sa pakikipaglaban? Wala naman tayong mga kalaban, di ba?" At ng mga panahon iyon ay hindi na nga nakapagpigil itong si Nexus, at sinabihan na nga niya itong si Levi sa mga nalalaman niya. Sabi nito, ang totoo niya, Levi, ay may dalawang grupong kalaban na paparating na maghasik ng lagim sa sangkatauhan. Ang lahat ng iyan ay naging pangitain ni Tito Neijin, at hindi pa nagkakamali ang kanyang mga pangitain, at kailangan na daw naming balitan sila dad sa mga posisyon nila at iba pang mga Zodiac ng mas maaga, dahil hindi na nila kaya pang makipagsabayan sa mga batang kalaban na lubang mas malakas. Kaya araw-araw kami nagsasanay ni dad. Pero ikaw ba, Levi? Grabe ang kakayahan mo, ah. Pinabilib mo ako. Ibang iba ka talaga. Kahit walang nagturo sa'yo ay mas magaling ka pa rin sa akin sa ngayon, at mas malakas ka sa akin. Paano na lang kaya kung may magturo sa'yo kung paano ang tamang pakikipaglaban?
kung magsasanay ka ba ay tiyak, ikaw ang magiging pinakamalakas lahat. At pag itinusabi ni Levi, hindi ko alam Nexus kung magaling na ba ako. Pero kung totoo yung sinasabi mo, ay patuloy akong magsasanay mag-isa. Kahit walang suporta nila dad at mom. Tumaan pa ang mga minuto na usapan, ay napag-desisyonan ng dalawa na umuwi na mga ito at sabi ni Levi, muna na ako sa iyo Nexus ha, baka magtaka sila na matagal akong nakauwi. Kikita na lang ulit tayo bukas sa klase. At sagot naman Nexus, sige Levi mag-iingat ka. Hanggang sa susunod natin muling paglalaban. At pagiti namang sabi ni Levi, salamat Nexus ha, salamat sa mga impormasyon mo. Samantala sa kabilang banda naman sa Mansyon La HD ay nasa pagkainan na nga mga ito. Si Dave at Anastasia at sabi ni Anastasia, nasaan ba yung anak natin na si Levi? Bakit wala pa siya hanggang ngayon? Dapat sa mga oras na ito ay andito na siya at sabay na tayong kumain. At seryoso naman sabi ni Dave, ang kinatatakutan ko lang lab ay baka may pinagkakaintereseng tong si Levi na ibang bagay katulad ng pagkikipaglaban. Lalo na at magkaklase sila ni Nexus. At kaulat mong sabi ni Anastasia, kaya yun nga rin yung pinagtataka at pinag-aalala ko eh. At sagot naman ni Dave, pero Anastasia, hindi natin matatakasan ang kapalaran. Hindi matatakasan ni Levi ang kanyang kapalaran na ipagtanggol ng mga tao. Dilamana niya ang aking kakayahan. At sagot naman Anastasia, pwede naman siguro love, basta ilayo lang natin itong si Levi sa anumang kapamakan. At sagot naman ni Dave, hindi love, siguro kailangan ko rin turuan ang anak natin kung paano ang tamang pakikipaglaban. Dahil para rin naman yun sa kanya eh, para kaya na rin niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Kung ano ang tamang pakikipaglaban. Dahil kung naman naman niya ang kakayahan ko, ay malamang lapitin talaga siya ng kapamakan. At dahil sa sinabi ni Dave, ay napatahimik na lang itong si Anastasia. At sabi na lang nito, hindi ko alam love pero kung yan ang nararapat, eh wala na ako magagawa. Pero kung ako lang talaga ang masusunod, ay gusto ko na mabuhay ng normal ang anak natin. Ayaw ko na masungkot siya sa anumang laban, sa anumang mga labanan at kaguluhan. Habang nag-uusap ng dalawa sa pagkainan ay biglang ang dumating itong si Levi at sabi nito, sorry mom and dad, ngayon lang ako nakarating ha. At sagot naman ni Dave, simula na matuto kang magmaneho Levi ay napapadalas na ang pagka-late mo ng uwi. Ano ba talaga ang mga pinaggagawa mo? Ano ba ang mga pinagkakabalahan mo anak? May pinag-usapan ba kayo ni Nexus? At sagot naman ni Levi, wala naman dad, bakit po? Ang mga pinag-usapan lang naman namin ay tungkol sa mga katuwaan sa paaralan, tungkol sa mga bagay-bagay. At dahil sa sinabi ni Levi ay hindi nga naniniwala itong si Anastasia at si Dave. Pero hinayaan na lang nila ang kanilang anak dahil masaya ito sa mga panahon iyon. Samantala sa kabilang banda naman, ang Sagittarius ng mga Zodiac na si Nijin ay nakarap na rin ito sa wakas ang papalit sa kanya. At ito nga ay walang iba kundi si Niji, ang kanyang inampo ng mahabang panahon at si nanay. Dahil nag-iisa lang ito sa buhay at sabi ni Nijin, handa ka na ba Niji sa posisyong ipagkakaloob ko sa'yo sa pagiging Sagittarius ng mga Zodiac? At sagot naman ni Niji, handa na ako tay, handa na po ako. Samantala sa kabilang banda naman, ito namang si Kil ay nahanap na rin niya ang papalit sa kanya. At ito nga ay walang iba kundi si Hyzon, ang magiging Capricorn ng mga Zodiac. At sabi ni Kil, nalalapit na ang laban ng magaganap. At dahil ikaw na ngayon ang bagong Capricorn ng mga Zodiac, makakaasa ba ako sa'yo? Sa loyalty mo sa mga Zodiac? At sagot naman ni Hyzon, sa buong buhay ko ay ikaw pa lang yung tumanggap sa akin. Ikaw yung taong nabigay sa akin ang importansya. Simula nang nawala ang aking mga magulang, ikaw ang naging sandalan ko sa lahat. Sa lahat ng bagay sa mga problema. At dahil sa iyo ay nakasurvive ako sa mundong ito. At wala akong ibang hangarin kundi ang makatulong sa sangkatauhan. At handang-handa na po ako na itaya ang buhay ko para sa misyong ito. Samantala ito namang si Mark ay nakaharap na rin ito ang binatang nakitaan niya ng potensyal. At dahil sa babae ang anak ni Mark ay madali lang naman niyang nakita ang papalit sa kanya na may ginundo ang puso. At sabi ni Mark, akala ko talaga ay hindi ko na mahahanap ang papalit sa akin. Handang-handa ka na ba, Ziki? Natuparin ang hangarin namin ng mga Zodiac. At sagot naman ni Ziki, itataya ko po ang aking buhay at protekta ng mga tao at ang mga minamahal ko. Ako si Ziki, ang maging libra ng mga Zodiac. Maliban kina Kill, Mark at Nijin, ay nahanap na rin ni Ken ang papalit sa kanya at sabi nito, handa ka na ba, Hammer, na subukan ang iyong sarili at iyong kakayahan at mga natutunan mo sa akin? At kung gaano ka na ba kalakas na ngayon? At handang-handa ka na ba na maging matapat sa ibang mga Zodiac? At sabi naman ni Hammer, nagpapasalamat ako sa iyo Master Ken dahil sa lahat-lahat ng tao sa mundo, ako talaga ang napili mo.
napapalit sa posisyon mo at wala akong ibang hinihiling kundi ang mapaganda ang buhay ko at ang buhay ng mga taong nakapaligid sa akin at syempre ang kapayapaan sa mundo. Kung sino man ang maglalakas ng loob na gumawa ng masama ay tiyak hindi ko sila mapapatawad. Ako si Hammer ang magiging bagong Taurus ng mga Zodiac. Samantala si Yuji naman, ang gabing iyon ay busy din ito sa kanyang pagsasanay kasama ang papalit sa kanya. Dahil wala siyang anak ay hindi nga ito nag-aksay ng panahon para makita itong si Ken, ang magiging Cancer ng mga Zodiac. Sabi ni Eugene, maswerte ako dahil pinagtagpo tayo ng panahon. Siguro nga ay kapalaran mo talaga ang mahirang bagong Cancer ng mga Zodiac. Sabi naman ni Ken, ang mundong ito ay ubo ng ganda. Pero kung sino man ang sisira dito, idadaan muna sa aking bangkay. Ako si Kent, ang bagong Cancer ng mga Zodiac. Hindi rin ako nagpapahuli sa anumang mga bagay. At gagawin ko ang aking makakaya at magiging mas malakas pa para harapin ang mga kalaban. Samantala sa kabilang banda naman ay hindi rin napahuli itong si Rock. Dahil sa nalalapit na nga ang pagpasa ng mga posisyon nila, ay maswerte din ito dahil nahanap din niya ang papalit sa kanya. At kahit wala itong anak ay maswerte namang nakilala niya itong si Blue, ang bagong Aris ng mga Zodiac. Sabi ni Rock, handa ka na ba Blue sa pinakamabigat na misyon sa buhay mo? At pangitin mong sabi ni Blue, lahat ng bagay ay kaya kong lupasan. Lahat ng mga kalaban ay kaya kong harapin. At lahat ng mga kalaban ay alam ko, lahat sila ay may kahinaan. Andito ako para makatulong sa iba pa mga Zodiac. Ako ang magiging tagapagmana mo sa posisyon mo. Aharapin ko silang lahat. Dahil handang-handa na ako makipaglaban kahit sino pa man yan. Kahit sino pa mga kalaban yan ay wala akong inuulungan na walang ginawa kundi ang magkasik ng lagim. Ako si Blue, ang bagong Aris ng mga Zodiac. At handang-handa na akong makipaglaban. Samantala ang panghuli sa lahat ay itong ang si Bamboo at sabi nito, hanggang ngayon ay hindi pa rin ako mapaniwala na natapos na ang misyon ko sa mga Zodiac. Pero kasabay nito ang pamumuhay na masagana. Ngayon hindi na ako lalaban pa at aasahan kita Nicholas na ikaw ang susunod sa yapa ko, ang magiging Aquarius ng mga Zodiac. Sana hindi mo ako bibiguin dahil abot langit ang tiwala ko sa iyo. Sana ay gawin mo ang iyong makakaya at maging loyal ka sa mga Zodiac. Sagot naman ni Nicholas, nabuhay ako sa mundong ito, Master Bamboo, para harapin ang bawat mga pagsubok. Wala akong inuurungan, Master. Huwag po kayong mag-alala, Master. Dahil andito lang po ako at sisiguraduhin ko na makakatulong ako sa bagong samahan ng mga Zodiac. Ako si Nicholas, ang bagong Aquarius ng mga Zodiac, ang magiging matapat na tagasunod nyo at protektahan ang sangkatauhan. Ngayon ay nakilala na nga nating lahat ang bagong mga henerasyon ng mga Zodiac. Ito na ba ang bagong simula ng pagkasa laban sa malalakas na grupong kalaban na parating? Yan ang ating alamin sa susunod na kamanata. Once again, this is Hispic TV, mag-iwan sa salitang peace out, yo!